Naku, alam nyo, si Kamkam hindi masaya dun sa bahay ng binan niya. Mars, kasi inuunan niya parati yung ibang tao. Dapat huwag niya sinusolo. Eh, nakausap ko na naman din si Andre eh. Alam niya na kung anong gagawin sa Kamkams natin. Mabuti pa ka mo. Yung napangasawa ni Kamkam, inuuna yung asawa niya. Hindi yung sarili. Parang may naaamoy akong kabiteran. Ano yan, Mars? Nag-LQ kayo ni paring Mike? Eh, alam niyo naman yung issue ko sa asawa ko, di ba? Eh, lagi na lang iniisip yung ayaw siyang mapahiya. Lagi na lang huwag siyang talunan. Naku, kailangan magpa-impress sa iba't ibang tao. Kailangan talaga yun. Kailangan magpanggap ng mayaman. Naku, lagi na lang siya. Naku, hindi ko na talaga masakyan. Salamat sa tulong niya sa amin ni Belia. Wala yun. Medyo nakakabawi na rin kasi kami ngayon. Tsaka okay ang trabaho ko, ha? Sunod-sunod ang komisyon. Huwag na uhawa. Hinay-hinay, pare, ha? Huwag ka maiingit sa akin. Darating din na swerte mo. Paring Mike, hindi ako naiingit sa'yo. Eh, ano ba ang problema? Nagigilty lang ako. Pagkatapos ng ginawa ni Belia sa inyo, parang gusto ko na siyang sukuan. Kaso nung nakita kong magkatabi yung mag-ina, parang napaisip na rin tuloy ulit ako. Na hindi ka na pwede mag-strike two. Na hindi ka na pwede magpalit ng asawa. Pare, ha? Joke lang. Peace tayo, ha? Eh, teka muna. Bakit nga ba nagigilty ka? Hindi rin ba dahil yung kay Paula? Hindi, pare. Alam mo, pag masaya si Colleen, masaya na rin ako, eh. O di, masaya ka na rin kay Luke. Alam mo, tama naman si Paul, eh. Wala akong pakialam. Kaya okay na rin sa akin yun. Eh, buti pa kayo. Okay na. Kami ni Marvie, mukhang hindi pa. Ay, Mars, wow! Ngayon mo lang na-realize lahat yan. Eh, samantalang dati, baliw na baliw ka sa kakahangin na ng asawa mo. Oo nga. Di ba yun ang nagustuhan mo? Bago kami kinasal, nangako siya sa akin na lahat ng gusto ko, bibilhin niya. Di ba? Pinatigil nga ako magtrabaho. Eh, umasa ako dun, ha? Yung buhay doon niya. Siyempre, pinangarap ko yun. Diba? Sino ba namang hindi? Kaya lang kasi, diba? Eh, dalawa na yung anak namin. Tapos halos dalawang dekada na kaming kasal. Ano yun? Malalaki na yung mga anak namin. Lumalaki na rin yung gastos. Ang hirap kayo makaraos. Diba? Naku, kaya hindi na ako umaasa sa bonggang yaman na yan eh. Ang importante sa akin, basta magkasama kami, masaya kami, nagmamahalan kami. Iyon yung importante sa akin. Iyon na nga eh, natutunan kong tanggapin yon. Sana, siya na rin. Ba, paring Mike, anong kalokohan na naman ang ginawa mo? Alam mo, pag hindi kami okay, ako agad na may kasalanan. Binilhan ko siya ng damit para sa reunion namin. Aba, nagalit. Keso ang mahal daw, keso nagpapanggap kaming mayaman. Paring Mike, bakit hindi ka magpakatotoo? Ano? Magpakatotoo? Na ano? Na mahirap kami? Na basura kami? Yung ba gusto mong palabasin? Paring Mike, hindi lahat ng mahirap, basura. Ang dami kong kilalang mayayaman dyan, pero bulok ang ugali. Magandang gabi. Oh, Emilio! I can call you Emilio, right? Pero naman, Mike. Eh, oh, saan kayo galing? Inatid ko na. Salamat ulit, ha? Oh, anytime. Tamang-tama. Nagsisimula pa lang kami. Teka, kukuha lang ako ng whiskey, ha? Imported from Japan yun, pare. Magugustuhan mo yun. Uy! Sandali lang. Marbs, mabibigay ko lang sa'yo na advice. Yung binigay sa akin na advice ng lola ni Luke. Hmm? Laban lang. Talaga ba? So, tanggap ka na ng pamilya.
Nakahanap lang ako ng kakampi dun sa lola ni Luke, pero yung nanay niya, ex pa rin ako. Maring, pinaraka ba naman ako na ayaw niya daw sa akin? Nakakaloka. Oh, edi nakahanap ka ng katapat mo. Alam mo kasi, Mars, tanggapin mo na kasi, mas nakakatanda ka. Kaya dapat ikaw yung umintindi. Wow! Ang mabait ng mga kaibigan ko talaga. Hindi nga. Alam mo, seryoso ha? Eh, kung talagang mahal mo si Luke, tiisin mo na. Eh, di ba magpakumbaba ka? Oo, tapos, ano, makipagbati ka kay sa mother-in-law mo, pakisamahan mo ang mother-in-law mo. Oo nga, alam mo tama yun. Alam mo kung bakit. Kasi nga, ikaw ang nakakatanda. Ulitin mo. Pare, shot. Aljo nga pala. Emilio. Isa pa. Okay na ako. Bakit? Hindi ka sanay? Teka muna. Ba't pinapashot mo niyan? Mamahalin ang lalamunan niyan. Kaya dapat mamahalin din ang hagod. Okay ka lang, pre. Oh, teka. Ito. Ay, sorry. Sarado pa. Ito. Lasing ka na ata, Mike. Lasing, Mike eh. Kukuha ako ng pulutan, ha? Sandali lang. Yes, bro. I'm the father. Dala lang sa kanan. But we're not together. We're just doing it for the people. Right. How's your wife? She's fine. Bro, you might want to... May kailangan pa akong gawin. Excuse me. Ako naman. Cheers sa ating lahat. Oh, cheers! Cheers! Aljo? Cheers! Tor? Oh, meron pa pala. May isa pa parang MC. Iyon. By the way, alam mo, believe na believe ako sa anak mo, si Xavier. Napakabait na bata. Marunong sa buhay. Manang-mana sa'yo. Alam mo, botong-boto talaga ako. Pero siyempre, pinasasabihan pa rin namin. Kasi mga bata pa sila. Pero sa totoo lang, boto talaga ako sa kanya. Salamat. Nga pala, Emilio, kapag kailangan mo nang magre-repair ng aircon, TV, washing machine, kung ano-ano pa, tawagan mo lang ako, kayang-kaya kong ayusin yun. Tsaka malaking tulong sa akin yun dahil kapapanganak lang ni Mrs. eh. Congrats! Wow! Kakasal na kayo? Ikaw naman, pare. Paano pakakasal? Hindi pa nga kami ni Anal de Paula. Eh, pinag-uusapan na namin yun. Pinaplano namin yun. Eh, so, papakasalan mo nga si Belia? Oo, sigurado naman ako dun eh. Sigurado na? Sigurado ako. Mahal ko yun. Naku, pare. Naman kasi dapat alam mo, dati mo nang inayos yung annulment nyo ni Paula. Kita mo ko, nung nakilala ko si Marvy, wala nang patumpik-tumpik pa. Pinakasal ako agad. Parang yung ginawa ni Victor, kay Elby. Tingin ko, kaya nadidepress si Belia dahil hindi ko siya maalok ng kasal. Alam niya kasi yun, pero... Ano naman yun? Narating din yun. Papa? Emilio. Elby. Dito ka pala, Emilio. Oh, bakit nyo pinapainom? Eh, magmamaneho pa yan pa-uwi. Kaya ko naman, MB. Yun naman pala eh. Oh, ditagay pa tayo. Nag-i-enjoy pa si pare. Cheers! Cheers tayo! Cheers! Ems? Ems? For Emilio.
Nako, sige. Iwanan ko na kayo. Papang, pasok na ako, Emilio. Sarap, no? Masarap siya. Nakipag-inuman ka sa kanila? Ano? What's wrong with that? Buti ngayon eh. Basta kilala ko sila. Alam mo, masaya sila kasama. And, did you know, na-girlfriend na pala ni Xavier ang anak ni Mike and Marvie? This is getting too far. I have to put an end to this matter.